Ahoy, kamusta mga wrap-up bits? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to ay magbabalyo tayo ng time na keso saan makakarating ang iyong 20,000 na puhunan. Saan nga ba makakarating ang gayong klaseng puhunan? 20,000 pesos. Ha? Saan makakarating yung gayong klaseng puhunan? 20,000 pesos. So, ito ang ating magiging topic ngayon sa mag-value ng time na episode na to. Na kung saan, paano nga ba kikita sa 20,000 pesos o kung hanggang saan ba makakarating ang 20,000 pesos na puhunan. Ito yung good example kung saan makakarating ang 20,000 mo. Ano nga ba potential mong kikitain sa 20,000 maximum na puhunan mo sa iisang taya as investor man or lalo na day trader or scalper? You see the way, both ways mong i-apply yung matututunan mo rito na mag-value ng time. Okay? Investor ka man or day trader, parehas lang itong applicable na i-apply mo, i-implement mo kung ikaw ay actual na nag-i-invest or nag-day trade. So, tignan ngayon natin. Kung maglalagay tayo ng 10,000 share, puhunan natin nasa 20,000, 'di ba? Budget lang natin ay 20,000 pesos. Sige, pagpalagay natin 20,000 pesos ang ating puhunan. Tanggalin natin 'to. 20,000 yung puhunan. Okay. So ngayon, pag sabihin na lang natin yung mismong current market price nga ay bumabase sa ganito, 179. Kung titignan natin itong record ng SP Neck, halimbawa dito tayo babase na babanatan as day trader, scalper kuno, whatever, o nag-invest ka man. Kung titignan natin ito sa candlestick, wala itong ginawa sa loob ng MA20, ay ito ay considered nag-trade rin sideways lang between 180 up to 2 peso per share. Yun lang ang naging average na kalakaran ng SP Neck for almost sa loob ng MA20, di ba? Sa loob ng MA20, between 180 to 2 peso lang ang mismong naging actual na kalakaran o nagiging average na movement neto sa loob ng MA20, which is ito yon. Yan, 180 to 2 peso per share. Very rare lang mangyari yung position neto. At very rare lang din mangyari yung position ng mas mataas pa sa 2 peso per share. Kung titignan natin dito sa historical data, sa loob ng MA20, ang pinaka-highest lang na presyong inakyatan neto, mapapansin natin itong historical data, sinasabi dito yung sa bandang taas yung pinaka-shortcut na kung saan sinasabi ano yung pinaka-highest and lowest sa loob ng MA20. Pinaka-highest sa loob ng MA20, 207. That's MA1 to MA20. That's March 14 up to April 8 na record o transaction, past transaction. Pinaka-lowest, 146. Pinaka-highest na inabot lang ng SP Neck, 207. Habang sa loob ng MA20, ang average na kalakaran o movement ay nasa around, yung pinaka-highest, nasa around 22 cents. Pag meron kayong formal training, itong nakikita nating SMA, WMA, EMA, hindi mo yan basta babasahin ng ganyan lang. Kinakailangan mo ng formal training para maintindihan mo na keso hindi ka lang basta babasa dito ng SMA at 4 cents, WMA 10 cents, 20, EMA 22 cents. No. Kinakailangan mo ng formal training para maintindihan mo yan. You see the way, may formal training ka man o hindi, both ways, kahit anong klaseng value amount na nakita mo dyan sa price frequency na SMA, WMA, hindi mo totally i-assume, expect na tatamaan yan o lalo na yung tatamaan mo yan. Hindi mo totally i-expect kasi basic logic psychology lang ng demand and supply game. Hindi mo i-expect, i-assume na tatamaan mo ang 100%. Lalo hindi mo rin basta i-expect, i-assume na tatamaan ang 0% sa tuwing tumataas man o bumabagsak ang presyo. Kasi nga sa basic logic and psychology, thoughts and vision ng the law of demand and supply. Na ginagamit natin ito ng for fucking life. Na-guess nyo, paano for fucking life? Constantly, ginagamit natin yung the law of demand and supply. Gets? Ngayon,
medyo nag-gets mo na kasi pinaka-lowest ay 146 sa loob ng MA20. Nag-gets mo na pinaka-highest sa loob ng MA20 ay 207. At gets mo na rin pinaka-highest na movement sa loob ng MA20 ay laging nasa around 20 cents may get, which is ito nga, 22 cents. May kita ngayon natin, may tinatawag na percentage ratio, which is ito, bumabase sa percentage from 52 weeks high. Negative percentage from 52 weeks high. At the same time, meron tayo dito yung record na VWAP, volume weighted average price. At yung volume weighted average price na yan, ito, yung kulay orange o yung moving average indicator mo yan. At the same time, meron tayong past record dito, the whole MA20 per day. Nakikita mo ngayon yung negative percentage ratio, nag-fluctuate. At sinasabi niyan, so matotal na average na fluctuation so sa loob ng MA20 ay nasa 21%. Versus sa current market price ngayon, ang percentage ratio ay 23.50%. Ngayon, kung nababaliw ko rin, kinakalaan mo nga talagang magkaroon ng formal training para mas maintindihan mo anong mga pinagsasabi ko mga porsyento o ratio na yan. Ano nga ba use and purpose and benefits niyan. Okay, kinakalaan mo magdaan ng formal training sa kung sinong pansipalatong guro. Okay, kahit hindi kayo mag-aaral sa akin, it doesn't fucking matter. What matters the most, mag-avail kayo ng mismong paid training. Huwag niyong aasa lang sa whatever shit na nakikita mo online, kagaya ko niya ng video ko ito. Huwag ka lang basta sabi, ito, pagkukunan nyo lang ng idea. Pero kinaalan nyo talaga ng formal training para mas mabuo yung mismong picture of photo vision. Kung paano nga ba yung mga technicalities. How to detect, predict, project, compute, calculate, estimate, kung ano man magiging potential scenario na kahit anong klaseng stock, tumaas o bumagsak. Okay, so kumbaga, iso-shortcut natin yung idea na keso itong SPNEX sa loob ng MA20, walang ginawa ito kundi nag-trade rin sideways sa loob ng 180 to 2 peso. Ang pinaka-highest na inabot sa loob ng MA20 ay 207, pinaka-lowest na binagsakan sa MA20, 146. 146 yung binagsakan niya, tapos recently, nag-207 ito, tapos mula 207, bumagsak na naman dito sa 179. Paano kung na-tsempa mo dito sa 146 o kaya sa 150 o kahit man lang sa 160, i-versus ngayon natin sa current market price na 179. Kung na-tsempohan mo ito sa 150, edi magkano sa nakita mo sa current market price kahit talo siya, negative 1 cents, which is 0.56%. Kahit talo yung stock, eh kung nabili mo nga ng 150, alam mong may panalo kang nasa around 29 cents per share. Paano mo malalaman ang rough estimation ng iyong kita kung meron kang 10,000 share na binili sa 150? Simple lang. 179 minus 1.50 rough estimation o yung gross na profits mo equivalent into 29 cents. Para malaman mo sa loob ng 10,000 share ang iyong rough estimation na potential profits o actual profits kung talagang actual mong pinanalunan ang 29 cents per share, geto lang yan. Mag-add ka lang ng dalawang zero sa dulo, di ba 29.20, mag-add ka lang ng dalawang zero, o ano nga yung basa mo dyan? I-disregard mo ito. Yung 0 at yung point. Ano basa mo ngayon dito? 2,900. Rough estimation ng iyong profits. Paano rough estimation? Gross profits. Gross profits. Para malaman mo yung neto mo mismo, net profits, eto, gagamit tayo ng Alexonse Pro Dashboard na may built-in slickest Alexonse calculator. Okay, bili ngayon tayo ng 10,000 share, 1, 2, 3, kunyari na jackpotan natin, yung nag-loss siya ng 146, nabili natin kunyari, na tinamaan natin, sinunod mo yung Alex Onsen na lagi sinasabi na bibili sa low o malapit sa low, lalong sa kulay po ng numero. Kunyari, sinunod mo yung kagago na yun, bili mo ng 150. So, matotal mong puhunan ay nasa 20,000. Pero na jackpotan mo, nabili mo ito ng 150, ang naging total capital mo, net capital, 15,044 peso and 25 cents. Ibasin natin sa current market price na nakaraan, ang pinaka-highest lang na inabot niyan, 207, tas bumagsak sa 179. Eh kung na jackpotan mo nga sa 150 ito, tapos nag-70,
nag 207 at kahit bumagsak pa sa 179, you are still a fucking winner. Sabi na lang natin, bago pa mag, 207, 179 kunyari, matapos mo mabili ng 150, kailan ba yung 150? Kailan ba yung bumagsak ng 146 yan? Kung titignan natin dito, yung panahon na bumagsak sa 146 yan, ito yung panahon ng makikita natin dito, hanapin natin pinakalow, ito, yung March 15, 2022, March 15, nangyari yun, dito sa MA2. Dito mo nabili sa MA2, tapos umakyat yung presyo dito sa MA12 ng March 29. Ilang araw ka lang naghintay? 10 days kung tutusin. Kasi March, 10 days nga ba? Dito sa MA2 ka bumili, tapos sa MA12, 207 na siya. E dun pa lang sa MA10, nasa 202 na siya. Alaki na nang kita mo nun. Ayaw mo pa. Nag-guess natin? Nag-guess yung idea? So, this is the way. Isipin mo na lang, nabili mo dito sa MA2 ng 140, 146, 150, all the way sa pinaka-highest na 168 dito nung March 15. Panalo ka eh. Araw-araw ka kung tutusin panalo. Kinabukasan, nabili mo kunyari ng 168, talo ka kinabukasan kasi pinaka-highest kinabukasan 158, pinaka-lowest 152, talo ka kinabukasan. Tas magkano lang yung fluctuation yun per day. Pero kung nabili mo ng 150, medyo panalo ka ng konti sa kinabukasan since ang pinaka-highest ay 158. Tapos pinaka-closing value nung March 16, kinabukasan ng March 15, ay 155. Panalo ka mga around 5 cents. Paano kung nakapagbenta ka agad sa 158, edi mas malaki panalo. Pero, mas malaki panalo mo kung nag-asa pa ka. Anong asa pa ka? Alexonse, systematic, strategic, peso cost averaging, ibig sabihin, short-term, rapid stock investing na hindi sa pagputi ng uwak ang kitaan as investor. Gets nyo? Sa ibang logic, psychology, o dimension, ang tawag ng asa pa ka na yon, pagdating sa stock market na term, position trading. Pumuposisyon ka sa pinaagwapo, assessing barat na presyo. Yun laging bagsak ang binibili mo. Ganon bagsak? Yung mga pulang numero ang iyong kinolekta. Good example ng March 2, pulang numero the whole fucking day. The whole fucking day, ang naging movement on ay pulang numero. Bakit the whole fucking day ay pulang numero, naging movement ng March 15, 2022, which is yung MA2 dito. Bakit? Kasi yung previous price nyo, yung pinaka-highest, 185. Tapos yung pinaka-closing, 169. Yung pinaka-highest ay 185, pinaka-lowest, 166. Yung March 14, at nagsarado ng March 14 ng 169. Eh kinabukasan, March 15, ang pinaka-highest, 168 lang. Mas mababa kaysa sa previous price na 169. Tapos nagsarado pa ito ng 152, edi mas lalong talo. Kaya nga nakalagay dito, talo mula sa previous price ng 17 cents. Ikaw naman, you see the way, nakabili ka sa low na 146, o kaya 150, o kaya 155, o kaya 160, o kaya ang pinaka-highest na 168, binili mo. You see the way, lahat ng presyo, the whole fucking day ng March 15, kung binili mo yon, kahit anong klaseng presyo doon, high, low, whatever, panay, may ipapanalo ka. Kasi basic logic psychology, dalawang araw itong talo, what do you think will happen? Potential scenario, ika third, fourth, and fifth, or for the next MA5, ano magiging potential? Sige, bilang tayo ng March 15 ng limang araw. March 16, isang araw. March 17, dalawang araw. March 18, tatlong araw. March 21, apat na araw. March 22, limang araw. Sa limang araw na yon, nabili mo lang kunyari nga sa 150. Yung ikalimang araw na yon, which is March 22, ang naging highest ay 191. Eh magkano lang po uno mo? 15,044 peso and 25 cents. 10,000 share mo binili. Yung MA2 ng March 15. 10,000 share, pero yung March 22, which is sa MA10, lumalabas. Sa March 22, lumalabas, MA5 na formulation, ang pinaka-highest, 191. Tapos nagsarado sa 190. Sige, sabihin na lang natin, nakapag-take profits ka sa 190. Magkano kita mo?
$3,758.70 na tumataginting sa puhunang less than 20,000 pesos kasi 20,000 yung buying power mo o yung capital mo pero tinaya lang natin 10,000 sa 150 which is equivalent total net capital 15,044.25 lamang. Na-guess yung idea na wala sa laki o liit ng kapital. Nasa kokote, nasa pure education na sana inyong kinukuha, sinisinghot, nilalanghap sa kung sinong Ponce Pilatong professional o ekspertong guro. Na-guess yung idea. Yun yung mga tinatawag na short-term rapid stock investing or position trading. Pumuposisyon ka sa mababang presyo and then naghihintay ka lang sa pinakamas maganda o mas mataas na konti na posisyon para manalo. At ang ini-aim mo lang, few cents lang kada share. And nagkataon dito, naghintay ka within MA5 o within MA6, panalo mo 190 versus sa 150, panalo ka ng around 40 cents per share. Common sense, 40 cents, nabenta mo ng 190, diba? 190, nabenta mo ng 190, i-minus nga natin yung pagkakabili mo ng 150, alam mo, ito ang iyong profits per share, 40 cents. Sa 40 cents ngayon na yan, sa loob ng 10,000 share, para maintindihan mo yung quickest and rapid na rough estimation ng potential mong profit, yung 40 cents na yan, mag-add ka lang ng additional 2 zero sa dulo, ang magiging sagot, i-disregard mo itong zero tsaka point, ang magiging sagot, ano basa mo dyan? 4,000 pesos gross profits. Matapos ng whatever set of broker's fee, ang sumatotal na iyong net profits ng super duper accurate gamit ang Alexonse Slick Calculator sa aking Alexonse Pro Dashboard na kung saan naka-promo ngayon ito sa aking online masterclass na included 1 year na access para magkaroon ka ng kopya ng Alexonse Pro Dashboard, which is ito yun. Okay? Punta na, bigla nadaan tayo sa aking advertisement. Alexonse Pro Dashboard, limited time lang na offer o promo ito, summer promo, mula ng itong March hanggang April. March 27 hanggang April 30, itong promo na ito. Online masterclass, ganun pa rin ang aking one-time plate. Flat rate tuition fee sa aking online masterclass habang included na ang Alexonse Pro Dashboard na gaya ng iyong nakikita sa dinedemonstrate ko ngayon. Di ba? Ngayon, nasa sa'yo na yun kung gusto mo mag-avail nun o baala ka sa buhay mo. Di ba? Basta importante, yung nagiging topic natin dito sa mag-value ng time na episode na ito. Na-guess nyo. Ngayon, isipin mo na lang, 20,000 ang puhunan, ang tinaya lang natin ay nasa ilang porsyento lang ng kabuang kapital. Di ba? Sabihin na natin, nasa around 75% ang naging kapital. O tinaya, o sinugal. Kasi 20,000 tapos 15,000 lang yan. Na-guess yung idea, rough estimation. So, ganun yon. Ngayon, sabihin na lang natin, hindi ka naging ganun kapalad na nalang 20 cents, 30 cents or something. Sabihin na lang natin, ang laruan para manalo, kunyari, libo-libo, ang laruan lang between 5 cents to 10 cents. Paano ka mananalo ng libo-libo? Mag-strike ulit tayo sa 20,000 na puhunan. Bumili ka ng 150, diba? Bumili ka ng 150, kunyari, 10,000 shares, puhunan mo, 15,044.25. Yan ang puhunan mo, di ba? I mean, yan ang naging net capital mo. Habang total mong talagang kunyari capital o buying power, 20,000. Pero hindi ka nag-all in. Okay. Kaso nga, kunyari, laruan nga ng kung klaseng stock katulad netong SP na halimbawa. Kung laruan lang between 10 cents to 5 cents, I mean, 5 cents to 10 cents lang. Base tayo sa 5 cents. Alam mong ang 5 cents, pag tinama mong 5 cents, 100% mo yon na success rate. Diba? Katulad ng paliwanag ko sa post dito sa aking Facebook. May kita ngayon natin. Sabi ko, magwa 150 ba? O magwa 150 nga ba ang SP na?
Kaya mag 150 a share o hindi, wala kang smartest na position, emotion, decision, action, kundi manatili kang mag-invest o naka-invest lalo na sa tuwing bumabagsak ang presyo. Bakit? Simple lang. Ano bang business field and category yung SP Next? It's all about power. It's all about energy. Ah? It's all about ano? Ito kasi connected ito sa idea na keso climate change, global heat, whatever shit na usapan, na kung saan, yun nga, yung global na usapan na nag-iinit yung mundo. Parang gano'n, nag-iinit yung mundo, so kinakalaan natin ng mga solar panel, whatever. So, ibig sabihin, it's a good fucking business ang hawak ng SP Next. So, ibig sabihin, if it's a good and in-demand na business ang hawak o business field category ng SP Next, ibig sabihin, it's a good deal, it's a good idea to fucking invest. Alam mong mahaba ang magiging lifespan nitong SP Next ng base sa kanyang business build and category. So, ibig sabihin, mas smartest way to fucking invest instead of trading it, scalping it. Di ba? Either way, mag-trade ka man o mag-scalp ka, pwede rin naman. Pero hindi porkit available ang isang bagay, idadakmay mo, gagawin mo na. Hindi. Ibabase mo sa kung ano lang ang kakayahan, kapasidad, abilidad mo. Example na nga lang. 20,000 ang puhunan, pero kunyari naging labanan nga o labanan para kumita between 5 cents to 10 cents lang maximum. Kung mag-i-start tayo sa 5 cents na bilangan, sabihin na lang natin bumili tayo ng 179, 10,000 share. 1.79. Eh kaso ang potential lang pwede pagkakitaan up to 5 cents. Sabihin na lang natin 100% naging success rate mo, kinita mo yung 5 cents. 179 plus 5 cents, edi 184. O, 10,000 share, 184. O, magkano magiging kita mo? 184 mo na benta. Kunyari, naging success rate mo, 184. Tinamaan mo 100% sa success rate. Magkano lang kita mo? 17,952.81 ang net capital mo. Habang ang iyong net return, 18,235.32. Ang net profits mo ay nagkakahalaga ng 282.51. Ang 100% success mo sa 5 cents na gain, eto, yung 5 cents. 75% is 3.75. Ang 50% mo success rate, common sense, 0.250. At yung 25% na success rate mo sa 5 cents lang nakitaan ay 1.2550. Nag-25. Diba? Yan o. 0.125. Yan lang ang kikitain mo sa 25% na success rate. Kunyari na nga lang, naging perfect mundo, tinamaan mo yung 100%. Sumatotal, ang kita mo, ito, gross capital, 17,900. Net capital, 17,952.81. Accurate average mo, 179.53. Kung mag-move ng 5 cents kinabukasan mula binili mo kunyari yung 179 ng plus Friday tapos yung Monday, nag-move ng 5 cents yan mula sa pagkakabili mong 179, magkano nga ba gross return mo versus sa net return mo? Binili mo ng 179, di ba? Kinabukasan, pinanalo mo 100%, 5 cents na gain na fluctuation. Kung ano yung pinakahal sa fluctuation, yung tinamaan mo kunyari kinabukasan, 5 cents. Which is magiging market price by that time ay magiging 184 na. So, kita ka ng around 5 cents per share, rough estimation ng iyong profits per share. Sabihin natin 100% nga ang tinamaan mong success rate, which is 5 cents. So, market price 184. Subtract mo yung average mo na 179.53 equals ang magiging profits mo for 0.447. Ita-times natin sa total shares mo, 10,000 shares, ang naging total gross profits mo ay 447 pesos. Pero, kung titignan natin, after broker's fee, accurate mong result, net capital, 17,952.81. Pero yung net return mo ay 18,235.32. At yung mismong net profits mo matapos ng whatever set of broker's fee, mas malaki pa kinita ng magbabalot sa'yo
sa less than 3,000 na puhunan in one fucking night versus sa almost 20,000 mong puhunan, which is 17,952.81. Naigets nyo? What if, kunyari, naging scenario, 10 cents na labanan na profits o potential profits at tinamaan mo nga kunyari, bumasi tayo sa 100% success rate, which is tinamaan mo 10 cents. Nakita. Diba? 10 cents nakita. Magkano kikitain mo sa 10 cents nakita? Eh di syempre, dodoblihin mo nga lang yung kinita mong 282.51 pesos. Eh di nasa, magkano? Mga 500 kita mo. Mga pantang ang kita. Na-guess nyo? What if kung naging puhunan mo ay sumasakto o nasa around 100,000? Di ba? Nasa around 100,000. What if ganun kinita mo? I mean, puhunan mo. Sige. Eh, katulad ng sinasabi ko dito. Now, imagine. Imagine mo if 100K mismo sinugal mong puhunan. Ilang shares mabibili mo at less 1K lang nga ba kikitain mo o mismong libo-libo na? Start tayo sa 5 cents na laruan. Pero 100K this time ang iyong puhunan. 179 mo binili per share. Bumili ka, nakabili ka, afford mo yung 50,000 shares. Sa 50,000 shares, that's equivalent net capital 89,764.03. Sa loob ng 5 cents mong gain, ang total net profits mo ay 1,412.57 after broker's fee. Kaya makikita ngayon natin, you bought it sa 179 and then you sold it sa 184. 5 cents difference. Net capital mo 89,764.03 at net return mo 91,176.60. Net profits mo matapos ng whatever shutoff fee 1,412.57. Sa success profits percentage ratio mo, that's around 1.56 ng kabuong capital mo na 89,764.03. Ngayon, kung babase naman tayo sa 10 cents na profits o potential profits, tapos tinamaan mo kunyari yung 100% success rate, ibig sabihin panalo ko ng 10 cents. So, nabili mo ng 179 per share, 50,000 share, puhunan mo talaga 100,000, pero naging net capital mo sa 50,000 share ay 89,764.03 net capital mo. Tapos, ang naging net profits mo dyan ay 3,890.19. Nabili mo ng 179 at nasold mo sa 189. That's considered around 10 cents na profits. Net capital mo, 89,764. Kasi tulad yung kanina na 5 cents na nakitaan, pero this time, 10 cents nakitaan. Ang net profits mo this time, sa 50,000 na pagkakabili mo, ang net profits mo, 3,890.19. Capital mo 89,764, net return mo 93,654, net profits mo 3,890.91. Yung kabuuan mong capital na 89,764.03, by percentage ang total mong profits ratio ay nasa 4.33%, which is good. Okay na yan. Take profits ka na dapat agad kung halimbawa na nalo ka agad ng ganyan. Malaking bagay na yan. Diba? Pero usually, mga tao kasi, hindi sila basta nagtatake profits ng ganyan kaliit lang. Gusto niya 10,000 agad, 15,000. Kaya nangyayari, pera na, nagiging bato pa. Guess nyo yung idea na magkano lang ang puhunan mo tapos nagnanais kang kumita ng libo-libo. Katulad niyan, nasa around 20,000 ang puhunan mo pero bumili ka ng 10,000 sa presyong 179 at total mong capital noon ay 17,952.81. Tapos ikaw ay nag-assume expect ka manalo ng libo-libo eh kung ang galawan naman ng isang stock ay lumalabas nasa around 5 cents lang or 5 cents to 10 cents lang ang galawan. Ano pa ipapanalo mo? Paano ka mananalo ng libo-libo kung 5 cents ang naging galawan? Sige, 5 cents times 10,000 share. Alam mo agad ang magiging potential mong kita, 100% na potential mong kita, rough estimation o gross na kita, 500 pesos. Alam mo na agad kung 0.05, kung meron kang like 80,000 shares na hawak, alam mo na agad times 8
yung 500 peso na gross profits. Tingnan ngayon natin. Yan, 4,000. Yun ang kita mo. Ngayon, alam mo na agad by this time, simpleng mathematics lang, ang 10 cents kada 10,000 share is equivalent into 1,000 pesos gross profits. After broker's fee, wala sa saktong 1,000 ang iyong profits. Is either way, gross profits or net profits, is either way, isa talaga mo na sa isip mo, nasa around 1,000 ang magiging potential mong profits sa kada 10 cents na magiging price appreciation mula sa pagkabili mo times sa total share na laging minimum 10,000 share. E paano nga kung lumbawa ang isang stock, ang kalakaran nga lang at potential pwede pagkakitaan ang daily niya movement sa araw-araw between 5 cents to 10 cents. Sinasabi ko dito sa post ko, napaliwanag ko. Yeah. Kaya mag 150 a share o hindi, wala kang smartest na position, emotion, decision, action, kundi manatili kang mag-invest o naka-invest lalo na sa tuwing bumabagsak ang presyo. Mag-value ng time sa note na ito. Kundi mo rin lang din pala kayang laruin ang laro ang 5 cents to 10 cents maximum fluctuation per day. Hindi para mangahas kang mag-day trade lalo na ang mag-scalp. Para nga magkaroon kayo ng idea, paano ka mananalo ng libo-libo sa SPNEC kung ang laruan lang sa bawat araw ay between 05 up to 10 cents lang maximum. 05 na maximum o kaya 5 cents to 10 cents pinaka-maximum. Paano ka mananalo? Which is ito na nga yung good example na sinasabi ko. Nakabili ka ng 10,000 share, bumili ka ng 10,000 share sa 179, puhunan mo 20,000 sa ginastos sa binili mong 10,000 share, ang gastos mo 70,952.81. So ibig sabihin mga ano na lang to, nasa around 2,000 na lang ang natira sa mismong capital mong 20,000. Ngayon, ganyan ang capital mo, thinking mo mananalo ka agad ng 5,000. Alam niyo ba kapag nanalo ka ng 5,000 sa puho ng 20,000, ganito lang 'yan eh. 20,000 divided by 4. Ang 25% ay 5,000. Nai-gets nyo? Gaano kalaki ang chance ang panalunin mo nga yon 5,000 sa maikli ang panahon? Lalo-lalo na kung wala kang naman talagang wide and deep education. Gaano sa palagay mo kalaki na success rate na tatamaan mo nga talaga ganyang kita? 25% ng kabuang kapital mo. Eh tamang, ang tamang thinking kasi ganito. Kung maliit ang capital mo, lakihan mo yung percentage ratio na assumption. Kapag nanalo ka lang ng 2% sa puhunan mong less than 20,000, ang panalo mo lang ton sa less than sa around 2%, nasa around 341 pesos lang. Mga pambobong kita lang. Katulad nito, nakabili ka ng 179, tumaas yung presyo ng 184, kita ka ng pangtinga, pangulangot na kita, 282 pesos and 51 cents. Ngayon, kung limbawa, ito sa loob ng 5 cents lang nakitaan to o napotensya sa pagkakitaan. Paano kung sa loob ng 10 cents napotensya sa pagkakitaan? So, 179 plus 10 cents, edi 189, di ba? 189. So, ngayon, 189, sa loob ng 189, 10 cents na naging profits mo, nasa around 10 cents profits mo, kita ka lang ng 778 and 3 cents. Pambobong kita pa rin. Sinasabi dito agad sa Alex Sonse, calculator. Ano mang puhunan mo, sinasabi na agad dito, kung 1% ang papanalo mo, ang naging panalo mo, profits mo, that's 172 pesos. Kung nanalo ka ng 2%, that's 341 pesos. Kung nanalo ka ng 3%, that's 511 pesos and 50 cents. Kung mananalo ka ng 5%, saktong 5%, panalo ka daw ng 852 and 51 cents. Eh may kita ngayon natin dito, nabili mo ng 10,000 share, 179, at tumaas kunyari yung presyo, nag-appreciate sa 189, that's around 10 cents rough estimation, 10 cents na fluctuation o appreciation mula sa pagkakabili mo. Ang iyong naging net profits by value, 778 and 3 cents. Pero ang iyong net profits by percentage, nasa 4% and 33. Okay? 4.33% of the law
5%. Makikita nga natin dito, ang 5% ay 852. Ito, below 5%, kaya nasa 778 lang siya. Instead, sana sa 5% ay nasa around 800 may get. 852.51 to be exact. Negates nyo. Yung mga ganyang klaseng success rate, maliit pa yan kung tutusin. Yung 5%. Kapag maliit ang puhunan mo, lalakihan mo ang assumption rate. Kunyari, sa maliit na puhunan mo, ang assumption rate mo is between 7% to 10%. Okay na. Huwag ka na masyadong maghangad pa. Lalo-lalo na, palagong pepot lang naman yung taya mo, maliit lang naman taya mo, huwag ka masyadong maghangad. Kasi ang paghahangad ng too much, alam mong masyadong grabe yon. Too much yon. Masyadong too much yon. Na kasi ibig sabihin, parang tanga lang, di ba? Huwag tayong maghahangad ng too much. Masyadong too much kasi yon. So, pwede ka maging greedy, nadadaan ka ng emotion, pera na, magiging bato pa. Na-guess nyo. Kaya, huwag mag-assume ng too much kasi masyadong too much yon. Na-guess yung ibig sabihin. Ngayon, kapag nag-assume ka ng 15% all the way to 20%, may kalabuan yon. Lalo-lalo na ang let-let na ng puno mo. Kasi, para manalo ka ng 15 to 20% pataas, you will need to gain at least few cents. Paano few cents? Double digits by cents. Hindi ka lang basta dapat manalo ng 10 cents lang. Hindi ka dapat basta manalo. Dapat ang panalunan mo lagi around 50 cents, 40 cents, 30 cents pataas, 50 cents pataas. Kasi sa 30 cents, sa 10,000 shares, panalo ka ng 3,000. Na-guess nyo? Ganun yun. Hindi ka pwedeng manalo ng libo-libo o ng ilang libo sa loob lang ng between 0.5 cents or 0.10 cents na kita per share sa loob ng 10,000 share, lalo na sa puhunan mong less than 20,000 lang. Hindi ka pwedeng manalo ng libo-libo dyan kung ang potensya mo lang pagkakitaan ay between 5 cents to 10 cents. Kasi common sense, kahit tamaan mo yung 100% na success rate na 10 cents, sa loob ng 10,000 share, 1,000 lang yan. Gross profits after broker's fee. Magkano lang kita mo? Katulad na lang nito, 179 versus 189, 10 cents different. Magkano kita mo matapos ng gross profits mo, ang naging neto, 700 lang. May get? Na-guess nyo? Para manalo ka ng libo-libo, ganito, lalakihan mo yung volume size ng share. Yun nga lang, ang downside no, kapag naglalaki ka o lumalaki ng volume sa sub-share, mas malaki capital kailangan mo. Kasi ito lang idea. Gusto mong kumita ng libo-libo, malakihang pera dapat ang puna mo. Gusto mong kumita ng 10,000 o 100,000 pata, edi hundreds of thousand din ang kinakalaman mong puna. Gusto mo manalo ng 500,000 to 1 million, kinakailangan mo mamuhunan ng 100,000 to 1 million basic o common, kumbaga minimum 1 million pataas para manalo ka ng hundreds of thousand. Para manalo ka naman ng million, kinakailangan millions din ang puhunan mo. So, ibig sabihin, kung nasa 20,000 lang, 30,000, 50,000 lang puhunan mo, hindi para mag-assume ka ng hundreds of thousand agad nakita. Common sense. Ang letter na puhunan mo. Ano yan? Para ka napunta ng perya, tumaya ka sa pula, sa puti, mananalo ka ng times 3, times something, times 10. Hindi ganun. Kung ano lang tinaya mo, kung ano yung difference ng pagkakabili mo sa versus sa appreciation ng presyo, yun lang ang difference. Kung ano yung difference nyo, itatimes mo lang sa may total share, yun lang yun. Na-guess nyo? Hindi para manalo ka sa 10,000 shares lang na puhunan, tapos ang potensya mo lang pagkakita between 5 cents to 10 cents, hindi ka pa nanalo ng libo-libo sa 10,000 share. Kung maximum lang nakita, potensya mo pagkakitaan ay 10 cents lang. Pero, pwede ka manalo ng libo-libo kung ang potensya mo pwede pagkakitaan, kunyari sa islam ng isang araw na trading, 50 cents ang potensya pagkakitaan, i-assume, expect mo lang, 50% ang iyong maging success rate, o 50%, edi 25. Sa ngayon, sa 20, sa 10,000 share, alam mo na agad 2-5 agad, limo kikitain mo. Yun kung nasa around 25 cents pataas ang iyong potential pagkakitaan at actual na tinamaan, 25 cents pata.
Pag nanalo ka ng 15 shares, alam mo na agad sa loob ng 10,000 shares, 1,500 dyan. Pag tumama ka at naging kitaan mo nga talaga, nasa 15 cents, kitinama mo yung 15 cents per share, sa 10,000 share, alam mo, talagang 1,000 kikitain mo, 1,000 may get, diba? Pero kung usapan nga lang kasi talaga pwede pagkakitaan, between 5 cents to 10 cents, sa usapan demand supply gang, ang 100% sa success rate mo, 10 cents. Ang tanong, ganun ka nga ba katalino na tamaan lagi all the time, ang 100%? Sabi na lang natin, sa 10 cents na pagkakitaan, ang naging success rate mo lang dyan, 50%. Eh, di ibig sabihin, 5 shares lang kita mo. Out of 10,000 shares, anak ng puta, ito lang kita mo. 500 minus P. Na-guess nyo, minus P, wala sa 500. Kaya kinakalaan, importante, ang babanatan nyo kung magte-trade o scalp kayo, tingnan nyo yung mga malalaking hinihinga. Damo na, kunyari, ang isang nagiging movement ng isang stock ay nasa around 3 pesos. Talo kunyari ng 3 pesos ngayong araw habang nagtitrade ka. Yan, pwede yan. Kasi 3 pesos sa negative, nag-bounce pa kunyari siya ng 25%, 50%, 75%. O alam mo na agad ang 50% na ito, 150. O sa 150 na yan, bumili ka ng 10,000 share. Magkano kita mo? 15,000 pesos times 10,000 share. 15,000 pesos kita mo. Ganun yun. Na-guess nyo? Sa 50% yan. O sige, sa 3 pesos, divide natin by 4. Panalunin mo na lang, di ba, talo ang isang stock. Talo ngayon. Kunyari, habang nagtitrade ka, talo na 3 pesos ngayon yan. Sa loob ng 3 pesos na negative, kunyari nakasulat dito, negative 3 pesos, tapos ilang porsyento nakalagay dito sa may day change, saka percent change. Kunyari, 3 pesos nakalagay dito na day change. Tapos yung percentage ang laki. Kunyari, 4% or 5% something. 3 pesos. Sa 3 peso na yun, divide natin by 4 para makuha natin yung 25% na success rate mo. O 25% na bounce back. Ayan, 75 cents. Eh, bumili ka ng 10,000 shares na. Nag-bounce back ng 25% matapos siya na naglusaw ng 3 pesos. So, alam mo na agad, yung 3 peso na lusawan, nag-bounce back ng 0.75 cents. Ito na lang yung talo niya. Habang nag-bounce back siya ng 75 cents. Yung 75 cents na ngayon yun, i-times mo ngayon, kunyari, binanata mo ng 10,000 share, eto na agad kita mo, 1,000. Na-guess yung idea? Magte-trade kayo, yung may malaking hininga. Ngayon, anak ng puta, kundi mo naman pala kayang i-trade scalp yung 5 cents na laruan o ng kalakaran, kundi mo naman pala kayang makuha yung pinaka-high success rate ng 5 cents na potensya pagkakitaan o 10 cents na potensya pagkakitaan, huwag kang magte-trade, huwag kang mag-scalp dyan, kundi mo naman pala alam laruin yan. Katulad ng sinasabi ko dito. Kundi mo rin lang din pala kayang laruin ang laruang 5 cents to 10 cents maximum fluctuation per day, hindi para mangas ka mag-trade o mag-scalp, lalo na mag-trade o lalo na mag-scalp. Dapat meron ka ng buong sharp idea paano mo mapapanalo ang sarili mo sa between 5 cents lang na potential ng pagkakitaan o 10 cents lang na potential ng pagkakitaan. Paano kaya kikita ng libo-libo dyan? Kung 5 cents lang ang kitaan, alam mo na agad, 100% success rate mo, 5 cents. Pero siyempre sa usapan demand supply game, law of demand, huwag mo i-expect na tama 100%. So ngayon gagawin mo, ibabagsak mo ng konti ang iyong expectation. Example, expectation mo, 50% lang ng 5 cents na potensya na pagkakitaan, divided by 2. That's around 0.0250. So, paano ka mananalo? Sa 10,000 share, mananalo ka ba ng 1,000 dyan? No. Common sense. Sa 10,000 share, ang magiging potential profits mo lang dyan, 250 pesos times 10,000 share. Oh, 250 pesos lang yan, minus 3 pa. Oh, wala ka sa 250. Diba? So, alam mo na agad, ang 5 cents divided by 4, 25% na success rate mo, 0.0125. Di ba? 0.0125, pag tinimes nga natin sa 10,000 share, magkano kita mo? 125 ang kita mo dyan, di ba? Sa 10,000 share. Yan ang kita mo, 125. Alam mo hindi ka kikita ng ilang libo sa 10,000 share sa mismong success rate na 25% lang ng mismong
5 cents. Para kumita ka ng libo sa 25% na success rate ng 5 cents, kinakailangan libo, daang libo ang dapat iyong hawak na share. Katulad nito, panalo ka ng 0.125. Kung nagkataong meron kang 500,000 share, big player ka o whale ka o plus trader whatever sa stock market, kumbaga isa ka sa mga shark sa stock market o yung whale ka doon, etong kita mo, 6,000. Libo na agad kita mo. Yun nga lang, maliit ang 6,000 sa puhunan mong malakihan. Yeah. Paano na kung ano bang ang isang stock na to ay nagkakalaga ng 2 peso per share? Bumili ka ng 500,000 share. Alam mong pang big timer lang ito. Alam mong magiging puhunan mo ganyan nga, 1 million. Ang manalo ka ngayon ng 0.0125 sa 500,000 share, eto na agad kita mo. Diba? Paano kung na halimbawa sa loob ng 5 cents, 100% na success rate, ang tinama mo 50% na success rate. O, eto ngayon yun. 0.0250. Sa kada 10,000 share, panalo ka ng 250. Eh, kunyari nakabili ka nga ng 500,000 share, which is isa ka kunyari sa mga big timer na nagte-trade scalp sa stock market, katulad ng kung sino mga kulokoy dito na nagte-trade ng malakihan, di ba? Yung mga shark o yung mga whale, whatever, mga ganun. Magkano kita mo? Eh no, 12,500 agad. Yun eh, kung afford mo makabili ng hundreds of thousands of share. Ganun lang yung technique kadalasan para manalo ng ilang libo sa ilang puntos lang, ilang sentabo lang nakitaan. Hindi mo kinakailangan mag-aim ng 50 cents, 1 peso, 3 peso per share nakita. Hindi. All you have to do is just fucking aim 5 cents to 10 cents. Okay ka na nun. Achievable, doable yun. As long as may pang hundreds of thousands of share kang pambili. Pero kung wala kang hundreds of thousands of shares na pambili, huwag kang maglalaro sa 5 cents up to 10 cents lamang na potential profits. Huwag kang maglalaro doon habang may tanga at bobo kang kaisipan na mananalo ka ng libo-libo tapos yung total shares mo 10,000 shares o less than 100,000 shares. Sige, 5 cents. Nanalo ka na kunyari ng 50% yan, success rate mo. Sa out of 50,000 shares, magkano kita mo? Yan, 1,250 pang tangang kita na pwede naman kitain yan sa mga mas murang murang stock at mas murang kapital. Kayang kitain. Kung tutusin nga, siyempre sa long experience ko, ang 5,000 nga napapanalo ng ilan libo yan. Eh. Yung 10,000 nga o less than 10,000 napapanalo ng ilan libo yan. Sa ano, day trade scalping, mas malaki ipapanalo niya kung ikaw ay nag-aasa pa ka o yung short-term rapid stock investing sa ibang term sa stock market, position trading. Buy ka now, tapos ka sa GTC sa whatever amount na nagsasabi ilan libo na ang kita mo. Yun yung position trading. Sa ibang term, pwede mo sabihin na swing trading. Pero usually kasi swing trading, ibig sabihin yung paminsan-minsan ka lang mag-trade. Pero yung position trading, ibig sabihin, anytime sa loob ng MA20, kunyari dito, MA20, anytime, kahit saan lugar na yan, pupusisyon ka sa pinakagwapong spot dyan. Kunyari, katulad nito, pumusisyon ka dito sa pinakalowest, sa 146 tapos 168, nabili mo sa kahit anong klaseng amount dito. Alam mo, from the past transaction, pinakahis neto 234, tapos bumagsak sa ganyan, ginakpatan mo, tinira mo, 150. Ha? Sabi na lang natin, 150, tinira mo. Pero this time, ilan lang yung capital mo? Na, kunyari, bumili ka lang ng 2,000 share. Hindi, wag naman 2,000 share, masyado maliit. 5,000 share. 5,000 share, o less than 5,000 share. Sabi na lang natin, mga 4,000 share. Nakabili ka ng 4,000 share sa 150. And ang pinaka-highest na inabot matapos ng 146 na mababa ng MA2, ang pinaka-highest na itinamaan nito ay nasa 207. Sabihin na lang natin, nakapag-take profits ka sa 205.
Magkano ngayon kita sa 4,000 share mong binili na 150 per share? 2,000. Ang lupit pa niyan, ang puna mo nasa 6,017 pesos and 70 cents lang. Na-guess nyo, bumili ka ng 4,000 shares sa 150 nitong MA1, which is 146 yung pinaka-lowest, 168 yung pinaka-highest. Pero naghintay ka lang ng mula MA2 papunta dito sa MA12 ng March 15 to March 28, MA12 ang naging highest, 207. Pero nag-take profits ka sa 205. 2,000 ang kita mo. 35% ng kabuang mong kapital na 6,017 pesos and 70 cents per share. Na-guess nyo? Ngayon, tingnan ngayon natin dito. Ah. 4,000 share. Nabili mo ng 150. Kung mananalo ka daw ng 3%, ang magiging market price should be 157.64 ang sumatotal dapat na average. At by the time, kita ka sa 3% ng 1,800. Kung mananalo ka daw ng 10%, ang magiging market price by that time, 1 peso and 68.17 total average na magiging market price. At by that time, ang magiging total profits mo, nasa, magkano daw? Nasa 6,000. Ang kulit eh. Ang kulit ng ano na ito, ng computation, 6,000. Teka, mali ito. Hindi pala 40,000. 4,000 lang. Okay, 150. Kung mananalo ka pala, mali yung nalagay ko doon. Kung mananalo ako ng 2%, 120 lang ang kita mo. 120 and 35 peso. Kung mananalo ka ng 7%, 421 and 24 peso. Kung mananalo ka ng 50%, 902 and 68 cents. Kung mananalo ka daw ng 20%, 1,203 and 54 cents. Kita mo. 4,000 shares binili mo sa 150. Eh, nag-bounce back nga. Binili mo dito ng March 15 ng 150. Tapos, yung March 29, nag-207 yung market price. Pero, nag-take profits ka sa 205. 4,000 share. 205. Ano, kita ka 2,000, oh. Niwala ka sa 10,000 na puunan. Yun ang good example ng position trading. You buy now and then kasa GTC sa whatever shit amount na sinasabing may ilan libo ka ng kita. Sipin mo, 2,108.91 cents kita mo. Sa buong kapital mo na 6,017 peso and 70 cents, panalo ka ng ika 35.05%. Ang laking success rate yung 2,000 na yon sa puhuna mong, ano yon, puhuna mong parang pantinga. 6,017 peso and 70 cents. Na guess nyo, parang awas sa sarili, huwag maging tanga at bobo at the same time na mura lang ang iyong kapital tas nag-a-assume ka ng malaking kita. Habang mura na ang kapital mo, ang liit lang ng total shares mo, naghahangad ka ng libo-libo habang ikaw ay clueless sa ginagawa mong pag-trade. Is either hindi ka nga clueless, kaso limited lang yung alam mo, yung education mo. Anak ng puta, magsusunog ka lang ng fortune at ng future mo. Saka ka day trade nang wala ka naman concrete foundation. Na-guess nyo? Parang awa sa sarili, mag-value ng time.